The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. Pakibati din ng good morning ang ating mga katabi. And also to our online parishioners, thank you for praying with us this morning. We are on our 9th station in our 40 stations of Lent. Nagpapasalamat tayo kay Father Mark who covered for me for the past 2 days as I went to Bicol to visit my mother. We move now to the 9th station. As we celebrate the feast of the chair of St. Peter the Apostle, we focus on his figure, the figure of Petrus, Peter, Rock. So our 9th station, we pause and we stop and we meditate on the rock of faith. Our faith, our Catholic faith, is founded on the faith and the confession of the rock of Peter. The rock of faith. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, "And so I say to you, you are Cephas, Petrus, Peter, and upon this rock I will build my church." Sa batong ito, itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan. At paanong si Pedro ay naging bato kung saan itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan? Ito'y galing sa kanyang confession. Peter's confession was, "You are the Christ, the Son of the living God." The other disciples, when Jesus asked them, who do people say that the Son of Man is? Ang mga sagot nila, "You are John the Baptist, you are Elijah, you are Jeremiah, or one of the prophets." But it's only Peter who was able to answer correctly his confession, "You are the Christ, the Son of the living God." Kaya naman, sa araw na ito, ito yung ating pinagbubunyi at ating pinagdiriwang ginugunita. Si Pedro. Merong tatlong aspeto o antas ang pagdiriwang na ito, the chair of St. Peter. Una, kung pupunta po kayo ng Vatican, there is really a physical chair in St. Peter's Basilica. In the apse of St. Peter's, kung kayo po ipupunta sa simbahang ito, sa pinakadulo nito, sa pinakaharap, kung saan naroroon yung Holy Spirit, the dove, the alabaster window, which is the Holy Spirit, sa ilalim po noon ay may isang upuan, a great bronze chair
or throne. At ang nasa ilalim ng upuang ito, yung apat na mga santo, St. Augustine, St. Ambrose, St. John Chrysostom, St. Athanasius. Sila yung mga paa ng upuang ito. So this is the first aspect or dimension of the feast. It's the physical chair. Way back in the 4th century, nagkaroon na ng debosyon dito sa upuang ito. The symbol of the seat of the papacy, the seat of the shepherd, the chief shepherd of the church, primarily, of course, Peter. At doon nakita na rin kung papaano, kung nasaan ang upuang ito, ay nandun din ang seat of Rome, or nandun ang seat of the church. Una, ang upuang ito ay nasa Jerusalem, nalipat sa Antioch, hanggang nalipat sa Rome. This chair, the great bronze chair or throne of Peter. The second dimension of this feast is not just the physical chair of Peter, but the primacy of Peter. Ang trabaho o ang misyon ni Pedro na pangunahan ang mga alagad at pangunahan din ang simbahan. Kaya naman, the seat or the chair or the cathedra of the church can be found in Rome, because that is where the Holy Father, the successor to Peter, resides. That's the second meaning of the feast of the chair of Saint Peter. It's a physical chair, and it's also the seat of the shepherd, the successor of Peter, which happens to be today Pope Francis. But I think the more important meaning of this feast is the spiritual significance of the chair of the rock. Ang ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay nakaugat sa pananampalataya ni Pedro ng mga alagad na pinapasa sa atin hanggang ngayon. From this foundation of the faith and confession of Peter, we are given the privilege of inheriting the faith. Hindi po natin nakikilala at makikilala si Jesus kung hindi dahil sa mga apostol. Kaya nga po ang ating pananampalataya ay one holy Catholic apostolic. Kasi nakarating ito sa atin dahil sa pagpapahayag ng mga alagad. At among the apostles, Peter is given this ministry of leadership. Sa kanya inihabilin ni Jesus ang kanyang simbahan. At saan nang galing ang kanyang pamumuno? Hindi sa kanyang kagalingan. Not because Peter was the best among the apostles. In fact, he was one of the ill-tempered apostles. If in terms of qualification, Peter would not have qualified to become the leader or the chief successor of Jesus, at least in terms of the ministry and leadership among the disciples and apostles. Where was he and why was he appointed by Jesus? From his faith. Sa kanyang pananampalataya. Kaya nga, ito rin ang mission na binigay niya kay Pedro. Ang sabi niya kay Pedro, Peter, you have to confirm your brothers in the faith. You have to strengthen your brothers in the faith. Ito po yung tatlong aspeto ng ating kapistahan. Kaya po naka-white tayo. We took a little break from our Lenten pilgrimage so that we can focus on the rock of faith. Peter, who confesses who Christ is? Christ, the Son of the Living God. So ano po yung sinasabi sa atin ng kapistahang ito? Na yung ating pananampalataya ay nakaugat sa ating pagpapahayag nito. We have to confess it. We cannot just keep it in secret. We need to proclaim it time and again and day after day. Kailangan nating ipahayag yung ating pananampalataya, either by words, which I'm doing now, or by deeds. We have to confess our faith. That is how we are as Christians and as disciples of the Lord.
Our faith is not based on power or domination or superiority. Our faith is anchored on the confession and witnessing of our life, of the proclamation of the good news to others. So doon po, doon nakaugat, nakabase ang ating pananampalataya. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa katanyagan, hindi sa karangyaan. Ang ating pananampalataya, ang ating kapangyarihan sa pananampalataya ay nakaugat sa ating pagpapahayag nito, either in word or in deed. Every day, we are always summoned, always sent by Jesus to proclaim the faith. Just to end, ako po'y sumakay ng eroplano nung ako'y umuwi ng Bicol the other day. At syempre, sa eroplano may mga designated seats. Mayroon ng seat number. Pero nung ako po'y sumakay, ay may nakaupo na sa aking upuan. At sinabi ko sa kanya, pinakita ko yung ticket ko. Ako po yata ang nakaupo dyan, sir. Siya po ay nakakurbata, naka-blazer, look decent. May hawak siyang bag na parang galing siya sa isang convention. So I assume he is a person who would know the right thing to do. So ang sabi ko sa kanya, ako po yata ang nakaupo dyan, sir. Sabi niya, nakaupo na ako eh. Chair. So nag-aagawan kami sa chair. Para sa kanya, yung chair niya, akin na to. Dito nakaupo eh. Aisle seat. Paborito ko po, aisle seat. Ayoko sa ibang upuan. Kaya nga ako nag-online na check-in para makapunta ako sa aisle seat. So ayaw niya umalis. Sinabi ko doon sa steward, sa flight, sa FA, ayaw talaga. Sabi ko, sige, don't mind, never mind na lang. Sige, doon na lang ako sa center seat. So may upuan naman din ako, katabi niya. During the whole flight, talaga nagpupuyos ang damdamin ko. Tinuturuan ako ng Panginoon ng, that's my chair! At ang masama pa ho, habang nasa flight kami, singa siya ng singa. I was just really being tested by the Lord, tempted even. So habang nakaupo siya, naka-blazer siya, yung buong upuan, kanya, pati yung armchair, kanya. Kaya ako po, para akong nasa jeep, nakaupo ako ng, hindi talaga nakaupo. Medyo naka-lean forward ako, kasi nga, nagtatama ang aming mga shoulders and arms. So, okay. Pero sa loob-loob ko, talaga nagpupuyos ang damdamin ko. That's my chair. So, singa siya ng singa. Alam niyo po yung singa na ramdam mo yung hangin sa mukha mo. And I called the FA again. Sabi ko, may I have, ano po? Kasi wala akong, ano eh, wala akong face mask. Can I have a face mask po? Tinignan niya pa ako ng masama. Pero siyempre dahil si Father mabait, pero nagtitimpi talaga ako eh. So nung, so isang oras po yung flight, tapos nung lumapag na po kami, wala akong magawa eh, nandiyan na. Isang oras lang naman po yung flight, 45, one hour. Paglapag po namin, nag-cross yung mama sa loob-loob ko. Kainaman ka rin eh, no? Pagkatapos mong agawin yung upuan ko, tapos magkukross ka ngayon? Our faith is not based on domination or superiority, on grabbing the chair. Our faith really is anchored on our witnessing of this faith, of living out this faith, to be strong in the confession of faith, to be a witness to this faith. Maraming beses, yayanigin, yuyugyugin ang ating pananampalataya. But we have to be firm in it. This is what this feast is about, the rock of faith. Yayanigin ang pananampalataya natin. Susubukin ito ng panahon, susubukin ng karanasan,
na mga nangyayari sa buhay natin. Our faith will be shaken to the core. But we have to be steadfast. The rock of faith must remain strong and steadfast no matter what. So this is the message that we would like to meditate on today. Keep the faith. Be strong in that faith. Even if that faith is shaken vigorously and strongly by the things that are happening around you, by the people around you, we must keep the faith. We must keep the rock of our faith no matter what. So in this Mass, we pray, like Saint Peter, we may become the rock that is strong in holding on to our faith. Maraming salamat po ulit sa pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for coming to our Mass, to our online parishioners. Thank you also for praying with us. This Feast of the Chair of St. Peter the Apostle reminds us, be firm in your faith. Be rock in your faith. It is the Lord who is the Christ, the Son of the living God. Every Friday of the season of Lent po, we will have our Stations of the Cross. So tomorrow, Friday, we would like to invite you. We start at 6:15. 6:15, we will have our Stations of the Cross here in our church. The Lord be with you. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.